Evangelista Paul Mortis. At Beth Flores po. Ayan. Magandang umaga po sa inyo. Siguro po dapat may tulog kayo. Kasi dad, ngayon November 1st, diba? Oo nga. So, alam ko, panahon po ng mga family reunions or kaya pupunta kayo lahat sa sementeryo. Ingat-ingat lang po. Make the most of that time to be with your family. Ako yung, kahit sabihin nyo na po na this is, anong tawag natin, culture na tayo, mga Pilipino, ang ginagumagawa. Eh, gamitin po itong mga pagkakataong ito para ho, lalo po nating makasama ang ating mga pamilya. No, daddy, no? So, that's very good. So, ngayon po, nakakasama po namin kayo ngayon sa programang Gabay dito po sa 702 DZS. At syempre dahil Friday, kakanta na tayo, daddy. At nasisilip na naman nila tayo. Opo, nakikita niyo ulit kami, di ba? So, kanta muna tayo. Okay. Thank God it's Friday. Chuchua. Uy, tama. Chuchua. Chuchua. Tama yung chuchua na daddy ko. Salamat po. Nasa espiritu. At tayo po ay magkakasama ngayon. Salamat po. At dalangin namin sa loob po ng 30 minutes ay marami po kayong matututunan, makukuha ang mga aral na alam natin na magiging pagpapala po sa atin, sa ating normal, di ba ating buhay pang araw-araw? At ganun din po sa spiritual life. So, you're here. Sabi niya, maaaring nakikinig kayo through dito, 702 DZS, or maaari pong sa pamamagitan ng ating Facebook Live. Salamat po. Or probably through DYVS from Bacolod, if you are around Mindanao and the Visayas area. Salamat po, ha? Mm-hmm. At kayo po ay nakatuon ngayon sa ating programang Gabay. At salamat po doon sa sinasabi nilang pinagpapala sila yes, sa pamamagitan ng Gabay. Yes, amen. Yun po talaga. Malaking blessing din praise po yun sa amin. Amen. Thank you po. Sige po, diyan po kayo saan man kayo naroroon sa bawat bahagi ng buong sanglibutan. Diyan po kayo, dito po naman kami. Palatuntunang Gabay, sumasapit po sa inyong pakikinig sa ganitong oras. Ganitong himpila ng radyo, DZAS 702 ng Farish Broadcasting Company, nang gagaling po sa taluktok ng One Corporate Center, Ortigas, araw-araw po yan. Naglalayong kayo hatda ng mga bagong kaalaman, makalangit na mga awitin, at syempre po naman, mensahe mula sa salita ng Diyos ang Biblia na nagsisilbing isang hamon at isang gabay. Sa imi ko at awitin pag-asa ko at lakas.
Ito po si Beth Flores, Dangabay Library. Pinag-uusapan natin ngayon, sabi nga, 5 bad kids behavior issues that you need to break early. Diba? Mm-hmm. Kahapon pinag-usapan natin kasi yung mga bata na kailangan early pa, eh dapat mabe-break na to, matuturo na natin sa kanila. Sa Tagalog, mapipitok. Oh, mapipitok ba yun, Dad? Mapipitok. Oh, top of the line, number one, lying. Ayan. Pagsisinungaling. Ang pagsisinungaling po ay nagdadala sa isang buhay na puno ng sikreto. Yung masyadong secrecy, yung secret ng buhay. So, ang paglago po o yung growth at maturity ay nangyayari kapag hinaharap natin nang may katapatan ang ating mga pagkakamali at mga kakulangan. Mm-hmm. Natututunan natin ang kahalagahan ng responsibilities kung ito po ay inaangkin natin. So, may ownership tayo dun sa ating mga mistakes. So, kapag tayo po ay matapat, tinitingnan tayo ng iba bilang isang mapagkakatiwalaan, tunay at maasahan. Mm-hmm. So, ang pagtitiwala po ay nagtatatag na at na nagdudulot naman din po ng isang malusog at magandang ugnayan. So, yung pagtitiwala, pagtatapat sa bawat isa, it gives us a solid foundation for a good and growing relationship. Oh, yeah. So, ang pagsisinungaling po, nagdudulot daw po ng opposite effect. Okay. Walang pagtitiwala, nagiging immature. So, sa isang personal level daw po, sa tahanan po ng author nito, si BJ Foster, sabi po, alam daw po ng kanilang mga anak na ang pagsisinungaling ay may pinakamabigat na kaparusahan. Mm-hmm. Dahil higit sa lahat, ang pagsisinungaling po ay nagdudulot ng relational separation sa isang pamilya. Wow. Nag-stick yan sa mind ko eh, nung binabasa ko to. Sabi ko, oo nga ano, lying brings relational separation sa family. So, sa loob din po ng aming tahanan, nung maliliit pa kami, ayan, alam ng daddy ko, syempre, bawal na bawal po ang pagsisinungaling. Matindi nga ho ang parusa eh, kapag nahuli kaming nagsisinungaling. Ang matindi pa, alam ng mami namin kung kami po ay nagsisinungaling. Di ba, Dad? O hindi kami nagsasabi ng totoo. Ito po talaga ang kasalanan na hindi po namin dapat ginagawa. Kaya naman, nung malalaki na po kami, tinanong na namin si Mami kung paano niya nalalaman kung nagsisinungaling kami. Alam niya po, simple lang ang sagot niya. Lumalaki daw po ang butas ng aming mga ilong kapag kami daw po ay nagsisinungaling. Pero po, Dad, napansin ng Mami ko yun. Napansin, very observant ang Mami eh. So, sabi niya, pag kayo nagsisinungaling, lumalaki yung butas ng ilong niyo. Kaya naman po, maliliit pa po kami, natutunan na naming bawal, di ba? Na masama po yung pagsisinungaling. Kaya naman, nung kami naman po ang nagkaroon ng sariling pamilya, eh ito rin po ang pamantayan sa loob ng tahanan. Itinuro namin sa aming mga anak ang katotohanan kung nagsasabi tayo ng totoo, mas maayos yung ating pagsasama. So sa loob ng aming tahanan, mas binigyan namin sila ng courage na magsabi ng kanilang pagkakamali upang mas lalo namin silang matulungan. Hinayaan namin silang magkamali, aminin ito, upang mas lalo silang maging responsible sa kanilang ginagawa at sinasabi. Lalo na po sa noong nabasa na po natin sa Bible, di ba, na ang pagsisinungaling ay isa sa mga kasalanang kinamumuhian ng Diyos. Mm-hmm. At di ba sinabi din doon, at ang pagsisinungaling nagdadala sa tao sa impyerno. Diba? That's right. So sinabi po namin to sa aming mga anak, anak, pag nagsisinungaling kayo, pupunta kayo sa impyerno. Solid. Solid na solid dyan. Kaya po, naging very strong kami dyan pagdating dyan, Daddy. And dapat. I think wala kaming naging issue masyado on lying. Yung mga ganun bagay. So salamat sa Panginoon. So paalala din po natin sa mga magulang, kung itinuturo natin sa ating mga anak na bawal ang magsinungaling, aba, eh maging ehemplo din dapat tayo ng katapatan sa kanila. Mm-hmm. Hindi po tayo magsisinungaling kahit white lies, di ba po, sa harap ng ating mga anak. Lalo na pag may nandyan na yung maniningil. Tapos nasabihin natin sa anak natin, anak, sabihin mo, wala ako. Mm-hmm. O di ba? That's blatant lying in front of our children. So,
Again, mga magulang, lagi pong maging matapat sa lahat ng oras. Tandaan po natin, ang ating ihemplo ang ginagaya ng ating mga anak. So, kung nakikita natin ang ating mga anak na lagi silang nagsisinungaling, aba, tingnan na lang sarili, bakal tayo din bilang mga magulang ay lagi ding nagsisinungaling. So that's a thing that we have to be reminded of. Kung gusto natin na hindi sila magsinungaling, maging matapat din po tayo. Ito po si Beth Flores ng Gabay Library. That's right. Kasi ang unang sinungaling ay ang Diablo. Ngayon sinungaling, ay di ka sinusunod mo yung Diablo. Opo, fake news yun, Daddy. That's marami right. Siyang fake news. Yeah. Okay, patuloy po tayo sa ating pagbubulay-bulay sa salita ng Diyos. Kaya't ang sabi po, ang salita ng Diyos ay hindi masisira. Mm-hmm. Amen. Evangelista Paul Mortis, kumusta na po kayo? Opo nga, ang salita ng Panginoon ay hindi masisira kailanman. Sa Juan 6:35, tinawag na Diyos ang mga nakarinig ng salita at di pwedeng baliwalain ang sinasabi ng scriptures o ng kasulatan. Amen. Pang-isahang salita o singular word ay accurate din, ang sabi po roon. Galatia 3:15-16. Mga kapatid, may example ako sa inyo. Pag pinirmahan na ang isang kontrata, di na iyon pwedeng ipawalang bisa o dagdagan pa. Ngayon, nangako ang Diyos kay Abraham at sa descendant niya, di naman sinabi sa scripture na mga descendants mo. Ang sabi, descendant niya. Din niya. Oo. Ang ibig sabihin, isang tao lang yun. Okay? Mm-hmm. At yun ay si Christ. Gayon yun. Verb tense, ang sabi ron, accurate din. Mateo 22:23-33. Nung araw ding yaon, lumapit kay Jesus ang ilang Sadducees. Mga Diyos sila na hindi naniniwala na nabuhay na muli ang mga na mabubuhay na muli ang mga patay. Teacher, sinabi nila, sinabi ni Moises, pag namatay na ang isang lalaki na walang anak, dapat pakasalan ang susunod na kapatid na lalaki, ang byuda, para magkaroon ng mga anak. Ipapangalan sa lalaking namatay ang mga anak nila. Talatang 23. Noon po, may nakatira ritong 7 magkakapatid na lalaki. Nag-asawa yung panganay pero namatay. Siya nang walang anak. Kaya naiwanan ang byuda sa kapatid na lalaki. Gayon din po ang nangyari sa pangalawang kapatid, pangatlo hanggang sa bunso. Talatang 27, sa huli, namatay ang babae. Talatang 28. Ngayon sa araw na muling bubuhayin ang mga patay, sino po sa 7 ang magiging asawa ng babae kung pinakasalan siya niyang lahat. Sumagot si Jesus, nagkakamali kayo. Hindi niyo talaga alam ang scriptures o ang kapangyarihan ng Diyos. Dahil sa huling araw, muling bubuhayin ang mga patay, hindi na sila mag-aasawa. Katulad na sila ng mga anghel sa langit. Katulad mo, Daddy. Ha? Hindi na mag-aasawa. Ay, kahit ako mag-asawa, ay maging anghel din naman sa langit. O, di walang problema. Okay. Si Mami hindi magsiselos yun. Di ba? Opo. Nako, ano ba yun? Talatang 31, tungkol naman sa muling pagkabuhay ng mga namatay. Di ba ninyo nabasa sa scriptures kung ano ang sinabi ng Diyos sa inyo? Sabi niya, ako ang Diyos ni Abraham, ni Isaac at Jacob. Siya ang Diyos ng mga buhay, hindi Diyos ng mga patay. Amen. Amen. Nang marinig ito ng mga tao, bumilib sila sa teaching niya. Amen. Salita mula sa Diyos, salita ng buhay, Matthew 4:4. Pero sumagot si Jesus, sabi sa scriptures, hindi lang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang nagbubuhat sa bibig ng Diyos. Amen, talaga naman. Ang mga salitang galing sa bibig ng Diyos ay mga salita ng buhay. Makapangyarihang magbigay ng buhay kahit nasa mga patay. Amen. Kaya ang sabi niya, Lazarus, bangon! Nako, bumangon si Lazaro at yung damit na pampatay nasa kanya pa. Kaya ang sabi,
tanggalan ninyo siya ng damit na yan. Mm-hmm. At nakalakad siya at nabuhay. Amen. Evangelista Paul Mortis, musta na po kayo. That's right. Ang salita ng Diyos ay hindi masisira kailanman. Mm-hmm. Sapagkat salita ng Diyos yan. Kasi pag nasira yan, di parang nasira na rin ang Diyos. Mm-hmm. Eh ang Diyos ay hindi masisira kailanman, kung kaya't ang kanyang salita ay hindi rin masisira. Mm-hmm. Yun ay totoo. Ipako mo sa bato. Sa bato. Dahil kung ano ang kanyang sinabi, ay yaon ang totoo. Mm-hmm. Amen. Pag ang Diyos ay kasama mo, ang sabi niya, I am with you, abay, tanggapin mo. Huwag ka nang malungkot dahil ang Diyos ay kasama mo. Huwag ka nang magdabog dahil sabi mo, naku, nag-iisa na lang ako sa buhay na ito, kawawa naman ako. Ang Diyos ay kasama mo. Amen, Daddy. Amen. Oh, kaya, amen. Oh, oh. Pero sabi, ang lalaki hindi mabuting nag-iisa. Talaga nga ito. Hihirit ka pa eh. At alam mo ba sa langit? Marriage supper of the Lamb. Oh, kung matanda ka na, ikakasal ka pa. Oh, di ba? Mm-hmm. Marriage supper. Sige na. Yeah, nagpapatunay ng katotohanan ng Diyos, di ba? Humihirit lang. Okay. So, ang salita ng Diyos ay hindi nagbabago kailanman. Yes po. So, praise the Amen. Lord. At alam talaga ng Diyos. Doon sa example, di ba? Mm. Nagkasawa ng pito. Eh, tanong eh, sinong, you know, pakikisamahan? Mm-hmm. Eh, talagang hindi alam. Mm-hmm. Eh, alam naman ng Diyos kung ano ang solusyon. Eh, mga anghel na yun eh. Wala nang ganun eh. Okay. Dito lang sa lupa naman yun eh, di ba? O, tingnan mo nga yun. So, ang salita ng Diyos ay tiyak, mm-hmm. totoo, at pag ito'y tinanggap mo, at pinaniwalaan mo, mangyayari sa buhay mo, mararanasan. Amen. Mararanasan. Amen. Kaya nakakatuwa, yung binigyan ko nga lang din, yung ano, ang Diyos ay, you know, yung bagong langit at bagong lupa, you know, ginagawa na ng Diyos. Sino yung mga pupunta? Those who accepted Jesus Christ and become a new creation. Apo. Yun, ang pupunta sa new heaven and new earth. Amen. Amen. Oh, ano pang ingil natin dyan? Ewan ko. Okay. Mm-hmm. Ako, tanggapin ang salita ng Diyos sapagkat hindi talaga ito nasisira. Amen totoo po. Ito. Totoo po yun. Di ba, anak? Opo, Daddy. Ay, di ituloy muna. Opo. Kala ko tuloy yung, si Jesus ay di nagbabago. Yes. Di nagbabago. Si Jesus ay di nagbabago. Walang... Ha? Ano yun? Walang maliw. Magpakailan pa man. O, tama, di ba? Alam niyo po ngayon, the Lord reminds us of old choruses na nag-minister sa amin. Totoo yan, ang Diyos natin hindi nagbabago. So, pag sinabi niya, mangyayari yun. Amen. May isang ang magandang explanation po nun si Pastor niya. Sabi niya, there is no such thing as promise sa salita ng Diyos. Kasi daw po, yung salitang promise at yung salitang word ay isa lang. So, when God says it, that's a promise. That's a promise. Uh-huh. Kaya sabi nga, kaya ang point nun, wag tayong mawala ng pag-asa. Kasi, andito na ang written word ng Panginoon. Correct. Ito Spirit na yung kanyang pa. Promise. Andiyan na yung Holy Spirit to continue to encourage us, to continue to say, hello, anak, you can do it. You can do it. You can do it. Yes. And we can do it. Amen. Diba? By His grace Mm-mm. and by His love. So, for God has given us everything pertaining to life and godliness. And He give us the power of I can do all things through Christ. Apo. So, strengthen it us. Apo. Amen. Amen. So, mas mabuti po yun, mga kaibigan. Yun po yung ating tingnan. Amen. At wag po tayong magmukmo. Yeah. Kasi pag nagsimula na tayong manlumo. Oo, manlumo. Para kang wala ng pag-asa. Para ka pang walang pag-asa. Di ba parang, pag wala ka ng pag-asa, the way I see it, we are looking at the capacity of ourselves rather than at the capacity of what God can do. Ay, ang sabi, I am with you. Opo. Merong isang book daw si Pastor. In fact, I was so intrigued by that book. Hahanapin ko po yon, The Dark Side of God. Maganda yung title. Hindi ko po alam kung sinong author. Pero nabanggit ni Pastor Willie yon sa prayer com namin one time. So sabi ko, oh nga no. Kasi
dun sa yung dun sa as per the books is, akala natin dark yung mga pangyayaring yun. Pero God is still at work. Working. Oh. God is still at work dun sa tingin nating dark sides nung senaryo ng buhay. Eh naalala ko nga, sabi nga sa Psalm 23, even though I walk through the valley of the shadow of death, mm-mm, I will fear no evil. So yung even the valley of the shadow of death, dark side dyan, hindi natin alam. Pero God is at work. I will fear no evil. So, di ba? Naku, pag yun ang nakuha mo, hindi ka talaga, hindi ka na pwedeng talunin ng lungkot. Opo, and don't, minsan talaga. Pag pinagbigyan mo, pag kaya naalala ko po si Elijah. Si Elijah yun. Si Elijah yun, di ba, Dad? Yung after kay Baal, tapos ganyan, nung nag-Elijah syndrome siya. Lord, kunin mo na ako. Ganyan siya. Ang ginawa sa kanya ni Lord? Pinakain. Matulog ka muna. Matulog ka. Pahinga ka. Ano lang yan, kulang lang yan sa, kumbaga nang hina ka lang, di ba, Dad? Kulang sa vitamins. Kulang sa sleep. So, ako, suggestion ko po, if you feel tired, if you feel sad, go to sleep. Di ba? Or eat. Baka man kulang ka sa nutrition. Hindi, sleep ko muna pagkatapos ako kumain. Di ba? And then start reflecting on what the Lord wants. Yes, nasiya kasama mo. Opo, amen. Kaya, mga kaibigan, ang ganda-ganda ng plano ni Lord, ang pangako ng Panginoon, I have come that you might have life and have it to the full. Yes. Hindi yung, I come that you might have life and you become full, F-O-O-L, hindi. Sabi ng Panginoon, enjoy it to the full. Yeah. Di ba? So mga kaibigan, there is always joy in Jesus. Tandaan mo natin yan. Amen. O, pray na tayo, Daddy. I sige. Okay, let's pray. Panginoon, maraming pong salamat sa amin pong usapan. Thank you, Lord. Ikaw po ang siyang nangunguna at gumagabay sa amin. Thank you, Father, for your goodness and your faithfulness and your love for us. Yes. Salamat po, Panginoon, kasi you have been so good. At yun nga po, Panginoon, in such a discouraging world we are in, ikaw po ang aming encouragement, ikaw ang aming peace, ikaw ang aming joy, yes, ikaw ang aming lahat-lahat. Marami pong salamat. Lord, this morning, we remember to pray for our friend, si Angelique, Panginoon Cruz, Angelique Laconico Cruz. Lord, thank you for her life. Thank you for her gift. Thank you, Lord, for the talents that you have given her. Continue to bless her. At ganun din po si Carlo, Panginoon. Continue to bless this couple with your favor and your grace and your love. Lord, ganun din si Melissa Basconcilio, si Princess Roja, si Michael Garduque. Salamat po sa kanilang mga buhay. I pray, dear God, that you will continue to use them. Bless them also, Father. Lord, naalala ko rin po si Susan Mendoza. Salamat po sa kanyang buhay. She will be celebrating her birthday tomorrow. And we pray, dear God, that you will also be with her. Thank you, Father, sa ministry na ginagawa niya sa MCF. Salamat po doon, Panginoon. Tandalangin namin, pagpalain mo po sila. Silang lahat, Panginoon, at yung mga listeners namin na maaring birthday ngayon na hindi ko po nabanggit, or anniversary or any special day, Lord, may your blessings be upon them. Yes. Salamat po. Panginoon, salamat po sa pinag-aralan namin na ang salita mo hindi masisira kailanman. At dahil salita mo ito, ito'y totoo at mangyayari. Amen. Kaya Panginoon, pagtitiwala lamang at pananampalataya sa iyong mga salita at ito'y kikilos sa aming buhay at ang iyong kalooban ng siyang Amen. Masusunod. Amen. Kaya Panginoon, marami pong salamat. Panginoon, tunay nga po ang iyong pagmamahal. Mm-hmm. At sinabi ninyo ito sa pamagitan ni Kristo na ang pangalan palang Yeshua ang ibig sabihin eh, safety, salvation, provision, lahat-lahat na doon sa pangalan na yon. Kaya Panginoon, sino pang aming hahanapin? Mm-hmm. Walang iba kundi ang aming Panginoong Jesus. Amen. Na siyang Kristo na nagnanais pumasok sa puso ng sino mang tao na alam niyang siya'y walang kaugnayan sa Diyos upang magkaroon ng kaugnayan at magsimula ang isang tunay na buhay, buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, huwag po ninyo kaming lalampasan sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Skies are blue.
So mga kaibigan, lagi pong magbasa ng salita ng Diyos, lalong lumapit sa Panginoon. Yes. Dahil siya po ang ating kalakasan. Ito po si Beth Flores. Life is not a series of chances, it's a series of choices. Sa ngalan po ng ating Panginoong Jesus na ating sinasamba at niluluwalhati, at sa pamamahalang technical naman ng kapatid na Reggie Villena at Kina Villanueva, ito po naman ang inyong lingkod, Evangelista Paul Mortiz, na nagsasabi, kapag si Jesu Cristo ang inyong gabay, hindi kayo mawawalay kailanman. Pagpalain po kayo ng Diyos. Paalam sa ngayon. Ngunit hanggang bukas na muli, sa isa na naman. Gabay. People going by, I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies crying, I've watched them grow. They learn much more than I'll ever know. And I think to myself, what a wonderful world. Yes. I think to myself, what a wonderful world. To myself.